Hey guys, discuss natin right now yung 7 things to expect when starting a freelancing career. So sobrang perfect ito sa'yo kung nag-iisip ka mag-freelancing, maybe employee ka right now, o kaya estudyante ka, o kaya graduating ka. So saktong-sakto tong video na to para sa'yo. And by the way guys, itong mga expected o things to expect na to na ibibigay ko, galing to from my own experience. Noong nag-switch ako into freelancing, about 10 years ago. What's up everybody? Carlos Obado here and I'm a digital marketing expert who has worked with various digital marketing agencies before, doing SEO, Facebook ads, Google ads, and website creation and optimization. And now I want to share with you all the things that I have learned about digital marketing. And so, if you are into that kind of thing, consider subscribing. So, simulan kaagad natin. Doon tayo sa number one. Nothing comes easy. I think with anything naman sa buhay, nothing comes easy, no? So, kung, halimbawa, empleyado ko ngayon at nag-expect ka na, ay, mas madali siguro pagka nag-freelancing ako, mas dadali yung trabaho ko. So, hindi siya ganun kadali. Lalo sa simula, pag nag-uumpisa ka pa lang at wala ka pang experience at wala ka pang na-build na skills and rapport with clients. At ang pinakamahirap actually is yung pag-land mo ng una mong client. Yan yung pinakamahirap from my own experience, no? Kasi it took me a few months din bago ako magkaroon ng client. Siguro mga 3 months, no? So nung nasa corporate pa ako, empleyado pa ako, nag-aaral lang ako about freelancing tsaka yung skill na gusto kong specialize. So, hindi rin ganun kadali ang freelancing. Later on, mas dadali siya after a few years. Pag na-build mo na yung sarili mo, yes, definitely, mas magiging madali at mas magiging mas masarap yung buhay mo. Pero, to begin with, hindi po. Mahirap siya o baka mas mahirap pa siya kasi aalis ka sa comfort zone mo lalo kung yung gusto mong kunin na job is hindi related sa existing job mo o sa current experience or qualification mo. So, medyo aalis ka sa comfort zone mo, di ba? Okay, pangalawang bagay to expect. Yan, you can get bored easily. Kasi, nag-work ka from home, nasa bahay ka lang palagi. And lalo na pag nasanay ka na nasa labas ka, o nag-work ka sa isang kumpanya, siyempre, marami kang kasamang tao. May mga ka-interact ka doon every day. So, ito yung sa akin, isang challenge din for me no nagsisimula ako, no, lalo yung first year ko and second year kasi. Nakakabato sa bahay, no? So, ang ginagawa ko dyan para libangin yung sarili ko, every after shift ko o after nung work ko, lalabas ako. Kakain ako sa labas, I'll meet friends, manunood ako ng sine, usually with friends. So, merong talagang adjustment, no? Even for an introvert like me. So, I can imagine paano pa pag extrovert ka, di ba? So, it can be even more challenging for you. Pero yun lang, talagang kasama sa sacrifice yun. You just have to find ways kung paano mo lilibangin yung sarili mo, no? Kasi dito naman, once na nakabuelo ka na at mas may hawak, I mean, may pera ka na at mas may freedom ka na, you can do kung basically anything you want, no? Mamaya, i-discuss natin yan, ha? Kaya stick lang kayo sa video na to kasi there's so many good things to expect when it comes to freelancing din. So, sa dulo natin yan i-discuss. Pangatlong things to expect naman, yan, unfortunately, crab mentality still exists. So, yung mga nasa corporate dyan o empleyado dyan, alam naman natin, meron talagang ganyan, hindi may iwasan yung ganyan tao. Ako nga, nung nag-freelance ako, akala ko mawawala na yung mga gano'n, no? Pero hindi, meron pa pala. And mas common yan pagka yung meron ka rin kasama sa agency, may katrabaho ka na Pilipino. Ewan ko ba kung bakit gano'n. I'm sure meron din na foreigner, no? Pero sa experience ko lang, mas madalas dyan talaga yung kapwa mo Pilipino. And wala ka nang ibang magagawa dyan but to act as the, diba, bigger person ka na lang, diba?
And try mong intindihin kung saan sila nanggagaling. Kasi pag naintindihan mo yon, mas hindi ka maiinis, di ba? Malalaman mo kung saan sila nanggagaling. Kasi karamihan naman dyan, ang talagang pinanggagalingan niyan is number one, yung insecurity. No, hindi sila ganun ka-secure dun sa kanilang disposition sa company o sa trabaho o mismo sa buhay nila. O pangalawa, pwedeng hurting sila somewhere. Dahil nga doon, pwedeng dahil sa insecurity o hurting sila somewhere else dun sa buhay nila. Kaya wala, gusto lang nilang mandamay at gusto lang ma-feel na, alam mo yun, nakalalamang sila sa'yo. So, nung nag-freelancing ako, na-experience ko yan, dalawang colleagues ko, no? So, magkaibang agency to. So, ramdam na ramdam ko kung yung ginagawa nila. Siyempre, hindi ko na sinasabi. Ano ka na lang. Tango-tango ka na lang. And, siyempre, dapat tayo, optimistic tayo, and we act as the bigger person lagi. We react as the bigger person. And syempre, yung ganun kasing mentality, poor mentality yun, guys, eh. Diba? So, stick tayo dun sa rich mentality. Hindi mo kailangan magpadala dun, lalo kung hindi ka namang ganung tao, diba? Kasi, ako, masaya kasi ako pag, halimbawa, kahit kasama ko, umangat, o mas umangat pa sa akin, nalampasan pa ako, actually, na mas masaya ako ng ganun, eh, diba? Kasi iba-iba tayo ng pace sa buhay, eh. And siguro dahil masaya rin ako sa buhay ko, no, kaya hindi ako makaka-feel ng jealousy toward sa kanila pagka ganun yung nakikita ko na nagsasucceed sila sa buhay, di ba? Magiging masaya lang talaga ako genuinely for them. Okay, so fourth thing to expect. Ayan. So 13th month salary. Yes, nagbibigay din ng 13th month salary, no? Lalo yung mga medyo sanay na mag-hire, talagang kumukuha na ng mga Filipino freelancers. Pero kung hindi ganun, meron ka nakausap na hindi siya sanay o medyo baguhan pa lang na kumuha, kailangan mong i-negotiate yan, yung 13th month pay na yan. And from my own experience, more often than not, talaga pumapayag naman sila. Kasi unang-una, ang laki na ng tipid nila pagka ikaw yung kinuha nila, eh, kumpara dun sa rate sa country nila. Like, let's say, sa US, sa Canada, UK, New Zealand, no? Talagang ang laki na nung binaba nung rate nila, more than half or half at least, no? Kaya most likely than not, lalo pag gusto ka nila, bibigyan ka nila ng 13th month bonus. But again, you need to negotiate it, no? Actually, meron pang ibang companies nagbibigay pa yun ng mga paid leaves. So, meron din ganyan, no? Meron ako na napasukan din na ganyan. Binibigyan ako all year round. May mga leave ako. May mga sick leave and paid leaves. So, doon tayo sa five, number five. Things to expect. Kailangan mo mag-file ng sarili mong tax and get your own health card and insurance. Kasi ito, itong freelancing, parang first step yan sa pagbi-business, eh. So, para mo siyang itatrato as negosyo, no? And dahil doon, siyempre, ikaw yung kailangan na mag-file ng sarili mong tax. Ikaw yung kailangan kumuha ng health card mo. Optional yan, siyempre, kung gusto mo, no? Kami, wala kaming health card. Iniisip pa namin kung kukuha kami ng health card. Ang kinuha namin insurance, actually mas mahal pa nga yun sa health card, no? Pero ayan, asa sa iyan, no? Pag medyo nakabelo ka na sa second, third year mo, mas lumaki na yung rate mo. Ayan, mas maganda mo ng pag-isipan yan. Kasi afford na afford mo na rin kumuha ng sarili mong health card o insurance. But again, paminsan-minsan makakita ka na exception. Merong mga companies o businesses na pinoprovide lahat yan. Okay? Aside sa mga paid leaves mo, pwede ka nilang bigyan ng mga health cards at insurance. At yung tax hindi. So, most likely, no? Wala pa ako na-encounter o narinig na ganun. Most likely talaga ikaw yung magpa-file. Kasi diretso yung sweldo sa'yo, eh. Sa either sa bank account mo, PayPal o Payoneer mo. O kaya dun sa freelance website, no? Kung Upwork gamit mo o kung anumang freelance website. So, ito na. Doon na tayo sa good part.
So, expect mo yung financial freedom. Ayan, kulang pa ng L yung financial ko. Ayusin natin. So, ayan, dagdagan natin ang L. Ayan, expect mo yung financial freedom. Kasi sa freelancing, ang bilis lang lumaki nung iyong sweldo compared dun sa kung employee ka dito sa Pilipinas. Nung employee pa ako, ang sweldo ko I think nasa 25, ganyan, 25K, 24, 25. Kung i-consider mo, dahil palagi ako nagpapanggabi, kinuha ko yung overtime, umaabot ng 35K, no? So, that was almost 4 years na nag-work ako dun sa company. Pero dito sa freelancing, 3 years pa lang ako, pumalo ka agad ng 6 figures yung actual na rate ko. And hindi ako limited sa isang kumpanya lang o sa isang kliyente lang. No, nasa sa akin yun. Pwede pa akong kumuha ng ibang clients. At pagka may na-train na ako na team, syempre parang medyo patransition ka na sa agency, pwede ka pang mag-close na lang ng business at sila yung gagawa ng work. Okay? And you can be honest dun sa client mo, no? You can be upfront about it. Kasi ang pakialam lang nila talaga is yung output. Kaya imagine mo kung meron kang 3, 5, 10 clients nagbabayad sa'yo every month, di ba? So, dun pa lang may financial freedom ka na. And sinasabi ko sa'yo talaga, magbabago yung buhay mo, magbabago yung lifestyle mo dahil dun. In a good way. Hopefully. Andun tayo sa last na expectation. Number 7 na dapat yan. Baguhin ko lang. Ayan. Expect even more freedom. Okay? So, lalo na, yun na nga, pagka meron ka ng mga tao under you, kung mag-decide ka na i-scale yung iyong freelancing business into an agency, so, mas magkakaroon ka ng freedom para sa'yo, no? Ako, hindi ako nag-scale into an agency. Pinag-iisipan ko pa, actually. Although maraming clients nagme-message sa akin, gusto akong katrabaho. Hindi ako nag-transition kagad into an agency kasi inuna ko yung e-commerce business, no? So, yun yung focus ko. Pero either way, kung anong route yung gusto mong kunin, sinisiguro ko sa'yo na mas magkakaroon ka ng financial freedom. Kasi yun nga, may mga tao na kami under us at okay na yung sistema namin in place. Kaya anytime, pwede kaming umalis, magbakasyon somewhere. Pwede nga kaming umalis ng hanggang 1 year. Walang balikan, tumira kami somewhere else. So, okay lang, di maapektuhan yung negosyo namin. So, yun yung sinasabi ko na more freedom, di ba? Hindi ka lang may pera, talagang libre ka ng isang taon like us, di ba? So, depende na yun sa sistema mo rin, of course. Pero yun yung para sa akin, di ba? Magkatuwang yun eh. Pangit naman na may freedom ka lang pero wala kang pera, di ba? It's really good to have both. And basta galingan mo lang sa freelancing at makukuha mo at you can expect yung dalawa na yon, yung financial freedom and yung more freedom, di ba? So yun lang, yun yung 7 things to expect when it comes to freelancing na galing yan sa sarili kong experience as someone who has been doing freelancing for the past decade. So hopefully, nakatulong sa'yo ng marami to and see you on the next one. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.